Hello mga ka-Antrip! Good evening po ulit sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? 10:14 ng February 8, 2024. So, hindi pa ako tapos kasi pag-araw medyo busy at sa gabi lang talaga ako nakakatuloy-tuloy ng unbox, pricing, display, ganun. So, 10:14 hindi pa ako tapos. Mag-stay ako ng mga hanggang alas 12. So, ang pag-uusapan po natin ngayon mga ka-Antrip ay katanungan din ng isa nating ka-Antrip na kung mag-o-open or kasi simula pa lang daw at kukuha ng tindera, paano daw ba ang inventory. Sa totoo lang mga ka-Antrip, in my personal experience, doon kasi sa unang sa main branch namin, nung nag-start kami, may trabaho kami pareho ng partner ko. May business kami, nagdi-deliver kami, nagro-rota. Pero before that, is employee kami pareho. So wala kaming choice, wala akong choice kundi ang pabantayan nung una sa nanay ko. Nanay ko na medyo may edad na at walang kamuhang-muhang kay daddy about sa mga ganitong klaseng paninda or product. Sorry, makate ang ulo ko. May uba na yata. Maraming uba na maliliit. So, ayun na nga po. Dahil yun sa wala akong choice at gusto ko nang mag-physical store, tapos empleyado or employee pa kami, kaya wala akong choice kundi ang pabantayan sa nanay ko. Since ang konti lang naman ng mga produkto namin at ayoko naman abalahin si nanay magpa-inventory-inventory pa, magpa yung daily sales inventory, so, okay lang yun na kung ano yung mabenta, lista-lista lang, meron naman kasing ano yan, normal yun, ano yun, SOP, na basic yun, na may daily sales sa record book, yan may malaki kang notebook or record book, ililista doon yung benta raw-araw, amount, at the end of the day, ito total, kung magkano. So, yung record book, dapat magtali doon sa cash, kung hindi, nasa others yung remaining, yung hindi na lista. So, dapat isusulat yun ang bantay mo. Kung kaya mo pong ipadili sales inventory, is ipadili sales inventory mo. Pero kung hindi, dahil maawat yun, sa una lang kasi yan eh. Kapag bilang mo lang ang paninda mo, okay siya. Pero kapag kumakapal na, marami na, tapos isa lang tindera mo or dalawa, tapos magdi-daily inventory ka, medyo hassle yun siya. So, baka ma... Inis naman yung ano, sa dami ba naman ng paninda eh, si inventory mo araw-araw, di ba? So okay lang din naman kung naka-computerize ka. Depende po sa iyo. Pero sa kalimitan kasi sa mga ganitong klaseng paninda, ang hirap po niya magpa-inventory ng sales araw-araw. So ang pinakaano po doon, kung sa stocks naman, ikaw mismo ang mag-monitor. So, ano ko lang po, ano, share ko lang po sa inyo. At tips na rin or piece of advice sa kagaya kong medyo nagsimula din sa ganun. Pinakakalaban natin dito pag may tindera po kayo is yun nga, yung syempre mag-iisip ka, yung benta, yung cash, yung items or products. So, sa totoo lang, nung nag-start kami si nanay, nung parang hindi na kaya ni nanay, kumuha na ako ng medyo bata-bata at yung parang may konting experience na rin. Pero hindi rin naman namin malayong kamag-anak. Ay, hindi din naman namin, kumbaga, iba. Ano din siya, yung parang anak ng pinsan ni nanay. So, alam nyo, hanggang ngayon nandito pa rin siya sa amin, nandoon sa main branch. Talagang pinagkatiwalaan ko na siya doon. Siya na yung kumbaga nagmamanage lahat, kaya may privilege na rin siya sa tagal 9 years. Yung mga kita niya sa mga labor-labor, halimbawa yan mga papalit gulong, nakilbering, yung mga labor is binibigyan na namin sa kanya as privilege maliban sa sweldo niya kasi syempre maliit lang naman ang sweldo. Pero yung sa mga labors, privilege na yun sa kanya na yon as a loyal kasama, employee, and napagkakatiwalaan. So, may isi-share po ako sa inyo about sa pagkuha ng tindera kung bago pa lang po. Ang punto po nito is sa business side naman. So, ibang topic natin pag-uusapan yung tungkol dyan sa tiwala at paano mo iiwanan at paano ka makahanap ng mga ganung klaseng mapag-iiwanan. Kung kayo po, limbawa employee, pareho, tapos gusto mag-physical store, mag-start, so wala tayong choice talaga kundi ang magtiwala. Sa kahit na kanino na inyong mapipiling may iwan o magbabantay ka, mag-anak man or hindi. So, wala tayong choice doon. Kung magpadili sales inventory ka, yes, gawin mo hanggat kaya niya, hanggat kaya.
ng oras. Kung magpa-stocks inventory ka naman, yun gawin mo rin kung every day, every week, every month. Pero ano ko po, pinaka tips ko or advice ko po sa inyo, kasi ito nakita ko po to talaga sa ano, sa mga sa customer ko dati. Actually, isa lang naman yung nakita ko doon talaga na personal ano ko talaga. Kung baka kakilala kasi nasupply namin sila ng ano, ng oils tsaka mga interior, mga basic din dati. So, may shop sila, maliit lang naman din yung shop nila. So, the mother, siya yung nagka-cashier. May tindera, may dalawa din naman siyang anak na lalaki at isa is gay. Excuse me. The problem is, yung tindera nila, yes, may experience na. So, the mother and the mga, yung dalawang anak, wala, parang wala silang interest. Pag nag-deliver nga kami doon, wala silang pakialam ko ano yung nangyari dun sa tindahan. Nagsiselfon lang sila, nanood ng TV. So, the point is, kung bago ka lang po, kung bago ka lang, kung kakasimula mo pa lang mag-open, walang masamang kumuha ng tindera para may katuwang. But, pinaka-importante dapat as baguhan, as nagsisimula, kung ikaw yung nandyan, kung kaya mo tutukan yan, mas magandang tutukan. In the first place, ang pinakauna dapat, ikaw na may-ari, ikaw na owner, dapat ang pinakaunang may alam about sa negosyo mo, about sa pagpapatakbo ng iyong negosyo, about sa nature ng iyong business, about sa mga customer, about sa ano mismo, sa pangangailangan ng mga customers, kung paano ma-serve yung mga pangangailangan ng customers. So, balik tayo doon sa kwento ko. Even sa pag-order, yung tindera nila ang gumagawa, and then, hindi marunong yung mother, medyo may edad na, plus dalawang anak, wala silang alam about sa products. Talagang inasa nila ang lahat-lahat doon sa tindera nila. Dumating ang ilang taon, si tindera ay nag-abroad ng ibang bansa, umalis. So, ayun, hirap na hirap sila. Nung umalis na yung sintindera, syempre pumupunta pa rin kami kasi nag-deliver kami ng oil. So, ako lang pinapadecide niya kung ano daw ba yung dating in-order ng kanilang ano tindera. So, yun pa lang din. So, hirap sila hanggang sa dumating ang point na nag-close na lang sila. Nag-close ang shop nila. Wala silang mekaniko. Kinlose na lang nila ang shop nila kasi paula na yung laman. Walang alam yung mother na medyo may edad. At yung dalawang anak na parang tingin ko hindi naman interesado sa ganung klaseng negosyo. So, anong point po doon? Dapat, as owners, ikaw ang pinakaunang may alam about sa negosyo mo. Dito po sa akin, kahit po nagkakaroon ako ng kasama ngayon, isa, usually talaga dalawa yung ano ko, plus ako tatlo, plus si Ray. So, minsan nag-aapat kami. Pero, kung sino man ang nakakasama ko, I make sure talaga na alam ko yung pagpapatakbo muna nito. Kaya yun nga palagi kong sinasabi before kay Ray, nung wala kaming manug-align, talaga ini-encourage ko siya sa lahat ng mga bagay. Sa pag-align, sa pag-aayos. Although may knowledge naman siya, kaya lang sa mga pantra kasi. Iba yung small engine, diba? Sa mga motor hanggang sa, ayun, alam na niya. Kasi palagi kong sinasabi, mapipilay ang negosyo mo kung ikaw mismo na owner, ikaw mismo na may-ari ay hindi mo alam. Hindi mo siya mapatakbo or mamanage ng maayo. So, yun yung pinakauna po. Kung kaya mo naman, kung kaya ng oras mo na, at least, halimbawa, nagtatrabaho ka, kung kada hapon, pag ano mo, diretso ka sa shop mo or sa store mo, sa kahit po na anong business sa tingin ko, dapat alam mo talaga yung negosyo mo. Para hindi mapilay, mawalan ka man ng tao, tuloy pa rin siya. At least, halimbawa, yan, the basic. Basic na mga ano na mga services, change oil, change set, mga knuckle bearings, kasi yan ang pinakamadalas na araw-araw ginagawa. Bihira pa yung mag-overhaul, bihira 'yon, pero yung mga basic na yan araw-araw talaga yan. So, yun yung pinakamas maganda. Bago ka kumuha ng tindera, ikaw mismo trained ka na sa negosyo mo. Ikaw mismo sa sarili mo trained ka na. Ako kahit na halimbawa may mga ano dito, kasama ako, hindi ko talaga inaasa, lalo na yung pagharap sa mga customer, lalo na ako medyo maselan yung
yung mga binibili, like mga piston ring, CDI. Pag naririnig ko na ganun, talaga ako yung tumatayo at ako yung lumalapit, nag-explain, nag-iistima sa customers. Kasi iba tayong mag-handle ng may-ari eh. Kasi tayo, as much as possible, gusto nating maibigay o ma-serve talaga yung kailangan nila. Hindi ko naman sinasabi na hindi ganun yung mga ano, yung mga tindera natin or yung mga kasama. Pero iba lang talaga pag tayo as owner. Kasi syempre, tayo gusto talaga natin ibigay yung kailangan. Mas patient tayo na ano, mas mahaba yung pasensya natin umintindi, maghanap, mag ano, mag siyasat pa kung ano yung kailangan. So yun po yung ano ko, yun po yung pinaka tips ko po muna sa inyo. Kung halimbawa pwede ka namang mag-leave, hindi rin nabanggit diba? Kasi kung employee siya, hindi. Kung hindi ka po employee, mas maganda po na ikaw po muna ang humawa. Kasi kung halimbawa nag-start ka pa lang naman at hindi naman sobrang malaki talaga yung shop, kaya mo pa yan kayong dalawang mag-asawa or ikaw at kumuha ka ng isa. Pero sa paghahanson talaga, ikaw talaga yan. Ako nagpa-pricing, akong nag-display. Pero pag hindi naman, tinuturo ko kung saan. Pero yun po, alamin mo po, ikaw mismo dapat ang may alam muna sa mga pyesa. Hindi po siya madaling matutunan kasi. So, hindi rin siya madaling matutunan ng iyong tindera. Maliban na lang kung may experience na. At tips ko na rin po, reminder lang, doon sa mga kukuha ng tindera ng mga magagaling na, halimbawa galing na sa ibang mga shop, hindi ko po sinasabing ano ha, hindi ko po sinasabing ganito ang lahat. Baka meron lang. At ito, first-hand experience ko po talaga to kasi ako mismo ang pinagbibintahan din. Nung employee pa ako ha, pumupunta doon sa office namin, nagbibenta ng mga battery, gulong, tube, kung anong kailangan mo. Palusot pala. Alam nyo na yun kung anong ibig sabihin, palusot pala doon sa pinagtatrabahuan niya. So, kaya doon na yun tumatak sa isip ko na kailangan mo pala ng mapagkatiwalaan na kasama or tindero o tindera. May kakilala ako na actually tatlo yung shop nila doon sa isang shop niya. May mga tindero siya parang apat. So, may mga ano lang, may CCTV lang. Wala doon ang may-ari kasi nga nandun sa ibang branch. So, may mga CCTV sa shop. Tapos doon sa cashier nakatutok din. Kanya-kanya lang sila barya. Tapos doon sa isang shop niya, tindero lang din. Tapos syempre lahat may mga record book naman. Pero doon sa puro CCTV, wala. Sa akin naman, magina 9 years na yung bantay ko. Pero kahit doon from the start, ako talaga din muna. Tapos may idea na rin kasi ako bago ko tinurn over sa doon sa bantay or kay nanay. So, yun lang po ang aking maisi-share na kung as much as possible, kung yes, hindi din masama na kumuha ng tayo ng kasama, ang hirap din at nakakapagod, nakakahilo, nakakapagod kung walang kasama. Pero ang point ko lang dito, kung nag-start ka pa lang, pasimula pa lang o nagsisimula pa lang, ikaw mismo as owner, dapat alam mo muna talaga ang pasikot-sikot or ikaw mismo ang mas nakakakilala sa mga produkto, maging familiar sa mga products mo, sa mga services nyo, sa iyong mga sa lahat tungkol dito bago mo ma-train, para ma-train mo yung iyong tindera na mga kasama. Kung naman din may idea na or may experience na yung mga kasama mo na mga tindera, dapat pa rin na ikaw as owner, alam mo pa rin siya. First hand ka pa rin may knowledge about sa produkto mo at sa business mo. Kasi, yun na nga inakwento ko, kung mag-resign yan, umalis or absent, pilay ang negosyo mo. Okay, so yun lang po. Sana ako ay may naibigay sa inyo na konting mapag-iisipan lang about sa ganitong klaseng business or sa kahit na anong business, dapat talaga hands-on tayong may alam. Diba? Bago pa yung mga wala ding masama po doon. Okay po yun yung hindi natin alam sa ating negosyo. May part tayo, halimbawa pag bookkeeping, nakukuha ka ng someone na marunong. Tani-urban mo sa kanya or marami kang mga ipapa-encode, marami kang pinapagawa ng mga paperwork, kuha ka ng excuse me, secretary. Pero yung dito mismo, sa produkto mo mismo, halimbawa sa hardware, dapat may idea ka about hardware dyan sa mga products mo. Motor parts, dapat may idea ka about motor parts, di ba? So, yun lang. Thank you very, very much. At please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye!